Welcome back to my channel! Hi guys! Meron na naman tayong i-review ngayon. Wireless Mini Keyboard. So ngayon, i-review natin. Bubuksan natin kung anong laman. Sasabihin ko sa inyo kung ano yung functions niya. Kasi, ang hirap eh. Kung nagamit ka ng mga remote, mamaya ipapakita ko sa inyo na pag gumagamit tayo ng remote, ang hirap. Sobrang hirap. Ginagawa mo! Sobrang hirap. As in, so ngayon, bubuksan natin. Lapit mo yung camera dito. May bagong kamay. So, bubuksan natin siya. So, pagbukas natin. So, ito yung laman. Nakaan pa. Diba? May bubble wrap pa. Wow! Diba? Medyo maliit. Mini nga pala. Ginagawa mo! Mini nga pala siya. Another. Meron din siyang user guide, pero hindi naman natin to ginagamit, hindi binabasa. So guys, so ito na siya. Mini keyboard siya. Check natin sa likod. Makikita natin, meron siyang bukasan. Meron siyang battery. Pang Nokia, yung mga ganitong ano, Nokia. Hindi ko alam kung magkano sa market nito, pero pwede itong gamitin din sa mga cellphone. Meron din siyang, para sa wireless niya. So ang tawag dito ay USB dongle niya. Ito yung sasaksak natin sa likod ng Android TV box na gagamitin natin. So, ito lang. Nagpapawis ako kasi mainit. So, makita natin dito. Sa taas dito yung on. Diba? Nagkita niya ba? Nagkita natin yung on. Ayan, umilaw na. Kita natin. So, yung function nito, meron ditong, meron pa siyang backlight na tinatawag. So, mayroon siyang tatlong kulay. So, pipindutin lang natin yung FN or yung function F2. So, kulay red. So, pwede kayo mamili ng kulay na anong gusto nyo. Blue or wala. Ang makikita natin dito, talagang yun, mga keyboard yan. Tsaka meron din siyang touchpad. So ito may function din to. Ipapakita ko sa inyo sa TV pag ginagamitan natin. So, pakita natin. So ito yung ano natin. Ito yung ating Android TV box. Sasaksak lang natin. Ito yung isasaksak lang natin yung ginagawa mo. So kung titignan nyo, MXQ parang MX3. So kung titignan nyo, isasaksak lang natin. Ito yung USB dongle nya. Kasama na ito doon sa ano sa box. So isasaksak lang natin. Yun. So pwede mo siyang i-connect sa netbooks, sa Xbox, pwede din. Sa mga cellular phones, sa smartphones. So napakadami pwede mo siyang gamitin. Pwede rin siya sa MacBook. Wow! So sad. So guys, ipakita ko na sa inyo ngayon, gamit muna yung remote. Papakita ko sa inyo, napaka-hassle gumamit ng remote. Ha? Pinutin na pa yung mga... Basta ganun. Hindi pa turn natin. Tayo. Ginagawa mo! TV Plus pala. Well, thank you sa may wagang kamay. So ito pala yung remote. Anyway guys, papakita ko sa inyo. Next. Diba? Napaka... Pipinut-pinutin mo pa. Ganyan-ganyan mo pa. Mag-type ko ng letter. Ang hirap. Ito ha, papakita ko sa inyo. So ito, tingnan nyo, ang hirap. Pipinutin nyo, hanapin nyo yung mouse kung saan na dyan yung kanyang cursor. Tingnan nyo, ang hirap. O ito pa pala. So diba, napaka-hassle. Pipindot ka dyan, tapos di-delete mo. So gamit ito, mas mapapadali yung buhay natin. Anyway guys, gamitin natin, lagyan mo natin siya ng background color, ng kanyang, ano ba? Yun. So ipapakita ko sa inyo ngayon. Ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano gumamit ha. Tignan nyo. So sa touchpad tayo. Ayan o. Ang dali, sobrang dali guys o. Oh. Ayan makikita nyo, parang na rin may mouse ka agad. At dalawa na siya ha. May mouse ka na. May
keypad ka pa o may keyboard ka pa. So pag naghahanap ka, tulad niyan sa YouTube. Search natin kunyari. Search natin yung channel ko. Anyway guys, sa mga hindi pa nakasubscribe, deke na men! Diba? Rini Shokoy. Shokoy pala. So yan, search lang natin. Enter. Enter. So yan, may mouse ka na ah. Agad-agad. May mouse ka na. May touchpad ka na. Diba? So pwede mo na i-click. Ako din yung makitawag. So yun lang ha. At meron din siyang function. Mapapakita ko sa inyo volume. Napakadali, pipindutin mo lang yung volume. Ito. Or pwedeng next. Diba? Pwede rin pala ito sa mouse pag matagal yung pindot nyo. Pwede yan. Kung hindi, kung ayaw nyo gumamit ng touchpad. So pag dalawang, pag isang finger lang, so yun na yun, yung cursor niya tumatakbo. Kapag ka dalawang finger, it's either up or down. Pakita ko sa inyo ha. Up or down. Kaya na makikita nyo nag-up and down yung doon sa gilid. Pag tatlo naman, left and right. So guys, subok naman natin ngayon sa MacBook. Subok naman natin. Pwede kung gumagana. So yun, gumagana na. Hindi na kayong mag-type ulit. Kunwari, hanapin natin dito si... Ako na naman ba? So yun. Search. Wow, 1.9. Baka naman. Baka yung mga hindi pa nakaka-subscribe. Baka naman. So yun. Tapos volume. So diba? Ito, kunwari, i-mute ko muna. Guys, may papakita ko sa inyo, may mute din sa button dito. Pagka ano. So, kung may mga key dito na hindi na gumagana, maaaring ma-replace siya ng gamit ito. So, napaka-function, napaka-useful talaga ng mini keyboard na to. Ang price niya guys, 150 pesos lang sa Shopee. Bakeneme! So guys, try nyo din. Napaka-mura niya. Napaka-affordable niya. Yun na ngayon, mura na ngayon. Affordable. So guys, maraming salamat. Sana may matutunan kayo sa review na to. Sana, sa mga hindi pa nakasubscribe, alam nyo na. So yun lang, maraming salamat.